Sabotahe ang nakikitang anggulo ng pamilya Abrigo sa pagkamatay ng padre de pamilya at may-ari ng Ergocha Milk Tea House at isang customer nito. Nagpapatrol Maan Makapagal. Sa gitna ng pagluluksa, humarap ang mag-ina ni William Abrigo, ang nasawing may-ari ng Ergocha Milk Tea House sa Bustillo, Sampaloc. Bukod kay Abrigo, isang customer ang namatay at isa ang naospital dahil sa pag-inom ng umano'y may lasong milk tea. Ayon kay Ginang Abrigo, wala sa hinagap nila na maging ang asawa niya na siya pang nagtimpla ng milk tea na inihain sa customer ay malalason. May isang taon na raw ang kanilang negosyo. Nawalan ako ng mabait, mapagmahal at maalalahanin na asawa. Ang aking mga anak ay nawalan din ng ama. Ayon sa panganay na anak ni Abrigo, naisasama siya paminsan-minsan ng ama sa tindahan pero hindi raw siya nakikialam sa pagtimpla ng milk tea. Kaya nagulat siya sa kwento ng tauhang si Joseph Garnacio na nakapagdala umano siya ng kemikal sa tindahan. Nabanggit din po na ako'y nagdala ng mabaho na likido sa tindahan. Ito po ay isang kasinungalingan muli. Mainit pa ang bangkay ng tatay ko sa ospital nang ako'y pinapunta ng pulis sa tindahan at sa presinto. Ako po ay kusang sumama sa pulis. Ayon pa sa anak, hindi niya pa alam noon na delikado na pala ang lagay ng kanyang ama sa ospital. Bumalik siya sa tindahan para magligpit. Pagdating ko po doon sa tindahan, nagulat ako ng isang masangsang na amoy ang sumalubong sa akin. Napansin ko ang walang daman na pitcher sa mesa at naisip ko, tutal wala na po itong laman, ay padaanan ko na ito ng tubig at gawin ang pangkaraniwang trabaho ng pagsasara ng tindahan. Kasama dito ay ang pagtapon ng balde na naglalaman ng pinaghugasan dahil barado ang drainage ng aming lababo. Ayon pa sa pamilya Abrigo, tumulong din sila sa pamilya ng mga biktimang sina Suzanne Dagohoy at sa pagpapagamot kay Arnold Aydalia. Hindi umano nila alam ang source ng supply ng milk tea dahil si Abrigo ang tanging nakakaalam sa operasyon. Paniwala ng pamilya, sabotahe ang nangyari. Posible umanong may isang tao ang naglagay ng lason. Ang tiyak nila, hindi ito miyembro ng kanilang pamilya. We will also file a case for the death of the late William kasi biktima rin ho din sila. Hinihintay na lang ng pamilya at ng otoridad ang resulta ng FDA at toxicology report para umusad na ang proseso sa pagsasampa ng kaso. Maan Makapagal, ABS-CBN News.